Share ako sa inyo ngayong gabi para may baong ngayong dadalhin. Ang ating pag-usapan ngayon, connected to kasi lingwahe natin ito fruitfulness. Pag-usapan natin ang pagiging mabunga, no? Maging fruitful po tayo. So, tingnan po natin, no? May mga Bible kayo, tingnan natin yung familiar chapter ng John chapter 15. John chapter 15 verses 1 and 2. Kasi yung ating pag-usapan, yung truth about fruitfulness. No, the truth about fruitfulness. Sabi dito ni Jesus Christ, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he pruns it so that it may bear more fruit. Verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Then in verse 4, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So, papapansin ninyo mga kapatid, dito sa ating pag-usapan ngayong gabi, ating alamin yung katotohanan about fruitfulness. Ibig sabihin, ang pagiging fruitful is not an option. Pwede nga, ito si Karina nagbubunga, itong si Mrs. hindi nagbubunga. Hindi siya option. Lahat tayo dapat nagbubunga. So, ibig sabihin, we need to bear fruit kasi number one, bakit kaya kailangan dapat lahat tayo nagbubunga? Kasi may fruit yan eh. Ang pagkaroon ng bunga is a fruit. A fruit that you abide in Christ, that is number one. So, pag sinabi natin fruit, ebidensya na ikaw nakakonect kay Jesus Christ. So the word abide means connected ka sa puno. We are the branch and Christ is the vine. So, kung ikaw nagkoconnect lang kay pastura, hindi ka magbubunga. Mag-connect ka kay Jesus Christ. Kung ikaw nakakonect lang sa church, hindi naman kay Christ, hindi rin tayo maging fruitful. So the key for fruitfulness, abide in Christ. And if you abide in Christ, fruitfulness is a normal way. So, ang pagkakaroon ng bunga, normal yan sa isang nagkukunik kay Jesus Christ. Hindi yan trying hard. Hindi trying hard yun. Si Karina, ang pansinin, nakita ko sa kanya, sumunod lang siya, pero hindi naman siya lumakad ng paluhod para magbunga. Hindi naman siya nagsasakripisyo ng akyat ng bundok para mag-fasting, para mag-munga. Hindi. Nag-connect lang siya kay Jesus Christ. Sumunod lang siya sa salita ng Diyos. Nag-connect lang siya sa leader. Mamalayan mo ang report niya. Nagbubunga siya ng normal. Ayun. Pero mo natutulog, nagbubunga. Ang nakakita pag-insip mo, 400 ka na. Kasi ang mga tao niya, tinuruan niya mamit mapanalanginin araw-araw. Alam niyo ba ang prayer namin dati? Prayer meeting tuwing Wednesday, kunti na pupunta. Noong nag-jeepwell kami, ang prayer namin hindi na Wednesday, araw-araw na. At ang prayer namin ngayon, dati pinapupunta ko ng alas 5 ng umaga sa church, puro kami. Ito ng pandemic, tuloy ang prayer sa mga bahay, umaabot na kami ng more than 500. Then, kukunan ang picture niya na nag-morning prayer. Ito patatapos na noong Friday, nag-morning prayer kami via Zoom, we have more than 400 or almost 400 ang bilang namin. Nakita mo yun, kita mo sa Zoom na talagang alive sila kahit sa mga ibang bansa. So, ang susi mga kapatid ng fruitfulness, nag-start sa prayer. No? Mapanalanginin tayo dapat. No? So, nakita natin ngayon, ang tanong natin balikan, why we need to bear fruit? What's fruit? Number one, because it is a proof that you abide in Christ. Like what I said kanina, that is in John 15, verses 4 and 5. Then number two, it is a proof that you are His disciples. John 15, verse 8. Tingnan
yung mga Bible niyo sa gabi niyo. Ano sabi sa John 15 verse 8? Sige po, kayo magbasa. English yan, Tagalog, Bisaya, okay lang yan. Okay? Sige, participate kayo. Ano sabi sa John 15 verse 8? Sige. Sige po. By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Ayun, malinaw, di ba? My Father is glorified and prove that you are my disciple. So hindi ka disciple kung wala ang bunga. Pwedeng attender ka lang sa church. Di ba? Pwedeng ikaw ay spectator ng church. Pero ang proof na you are his disciple is that you bear much fruit. Amen, mga kapatid? At ang proof, at ang proof na yan, tao. Tao yun, mga kapatid. May tao tayo dapat na inaakay patungo sa church. At alam nyo, maganda doon yung sinabi ni ate, my Father is glorified. Kayo, kung may mga nasa probinsya tayo, may mga puno o pananibay, matutuwa ba kayo na manggal nyo 10 taon na labaring bunga? Hindi kayo matutuwa. May mga pananim na puno na saging, wala namang bunga, hindi na tayo matutuwa. Pinupuloy mo. So, ibig sabihin, ang tanda na disciple ka, nagbubunga ka. At sino na parangalan? Hindi ikaw. Ang naparangalan, ang Diyos. Kapag nakita na si sister nagbubunga, sasabihin ni Pastora, glory to God. O, see? Nagpapag-glory to God tayo. So, hindi yung tao ang naangat, kundi ang Diyos ang napapurihan kapag tayo ay nagbubunga. Kaya ang kagandahan ng discipleship, mga kapatid, ito ang itubuhay ngayon natin dito. Don't allow yourself na naging fruitless ka. Kasi ang tao na disciple talaga na genuine, may fruit yan. Fruit yan na may disciple talaga yan. At mamalayan mo bakit ang gaan ng tao sumasama sa iyo. Ang gaan ng tao ay hindi na tumatanggi sa iyo. Because you are connected to the vine. And that is the Lord Jesus Christ. Amen ba mga kapatid? Amen. Kaya alam niyo, Pastora, mag-pray kayo na may malaki pa kayo makuha ang lugar. Mukhang sisikip na kayo dito. Amen? Amen po ba? Amen. Ay, nakaready na pala mga cheers. Ayun, mapupuno yan. Bagay, kung dito kayo nilagay ni Lord, pwede kayo mag 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th service. Kaya ni Pastora yan. Diba na kaya mong preaching? Tatlong beses. Hindi yung mga primary mo mag-preach. Ayun. Nakuha niyo ba mga kapatid? Alam niyo sa church namin, kasi yun nga 200 lang ang space na kaya. Alam niyo ba iba upo sa sahig? At ano nangyari, iba pala pang ambition na bilang pastor. Doon ko nakita, tatlong beses ako mag-preach sa umaga. Simula alas 7 hanggang alas 11 ng umaga. Iba-ibang mga tao yan. Kaya ginagawa ko preaching, paulit-ulit lang. Kasi iba audience ng second service eh. Ng third service. At nakita ko si Lord na bibigay ng strength. Amen ba mga kapatid? God is my strength. At nakita ko dito, pag nagsiserve ka kay Lord, hindi ka palagi magkakasakit. Amen. Kasi ginagamit ka niya eh. Yung maraming reklamo, nagkakasakit. Ay sis, masakit baywang ko. Masakit tuhod ko. So nag-iisip na naman niya ng dahilan next week. Ano kayo dahilan ko kayo? Ay, nilagnat ako. May upo ako. Hindi niya alam, binibitahan niyang gapuan sa lahat ng sakit hanggang hindi na makadalo, hanggang magkakasakit na siya ng tulugan. Yun ang nakita ko. Pero yung mga nagpapalisan ko, magtataka ka. May self-group na. May prayer pa. Nagbibinsol pa. Lahat ginagawa. Nag-i-invite pa. Pero hindi na kamasakit. Kasi iniingatan ni Lord ang mga nagilipot sa kanya. Amen. Ba, kapatid? Tingnan niyo si Pisa Paul here. Makikita ko sa ibang bansa, ngayon nasa probinsya na naman, parang mga namin duplicate si Pisa Paul here. Minsan makikita mo nasa airport na. Parang ang pahinga niya, nakaupo. Nalala ko na nakasama ko sa Hong Kong.
with Pastor Junel, kinasama ko ni Pastor Pai. Ang pahinga ni Lisa Poliel, itong Sylvia na kaupo siya, tutulog siya. Habang nagsasakita si Pastor Junel, yun ang pahinga niya. Tapos tatayo na yun si Lisa. Magsasalita na siya. Nakita ko ngayon, mga kapatid, ibang klase si Lord pala pag ginamit ka niya. Wala kang kapaguran pag sa gawain ng Panginoon. Amen? Niniwala ba kayo doon, mga kapatid? Amen! Praise the Lord! So nakita natin, kaya ka nagbubunga, kasi pagkay. Wala namang nagbubunga ng tamad eh. Diba? Kasi ang discipleship, intentional yan. Gamitin mo ang paa mo at bibig mo. Ngayon, nung nasa online kami, anong ginagamit? Swipe. Gamitin mo, daliri mo. Ayun. Then, social na nga eh, di ba? Tapos, makipag-usap ka sa mga tao. Kaya dapat people person ang taong may vision. Di ba? Hindi tayo nag-a-isolate ng sarili natin. So, nakita natin, dalawa ngayon ha. Bakit mahalaga ang bearing much fruit? Because it is a proof, number one kanina, that you abide in Christ. That is in John 15:4-5. And second, this is a proof that you are His disciples. Okay? Then number three, because it is a proof that you are chosen and appointed, ito mabigat sa lahat. Kaya pala kailangan may bunga tayo lahat. Tanda ito na pinili ka at itinalaga. Iba yung chosen and appointed. Pinili ka na, itinilaga ka pa. Para no? Para magbunga. At sabi nyo sa John 15:16, whatever you ask in His name, ikagrant ni Lord. Ang ibang lakas manalangin na humingi kay Lord, wala namang bunga. Di ba? Si Lord pala, dinagrant niya ang prayer ng mga taong mabunga. Basahin niyo sis, pakibasa sis, nasimulan niyo ng kami. John 15:16. Sige po. John 15:16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that your fruit should arise. So whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Amen. Sobrang linaw, di ba? I have chosen and appointed you to bear much fruit. So hindi ka pinili ni Lord na pinilaga para sumayaw. Maraming galing sumayo, wala namang bunga. Hindi ka pinili ni Lord para umawit lang. Pinili ka niya sa church na to para magbunga. Amen? Whatever you ask in my name, sabi ni Christ sa pangalan niya, ibibigay ng Lord sa amin. Ang nakita ko ng mga sumusunod sa vision, hindi pag-uulangin. Pati hindi ka pag-uulangin. Siyempre, mamasahay ka sa conference. Pamasahin ka po kung ng church. Hindi po payagan ni Lord na maglakad niya. Yes. Then God will supply all your needs. Yes. Amen po ba mga kapatid? So, pero yung wala ka na ang bunga, nakahiga ka lang, wala kang ginagawa, ikaw pa malakas humingi. At wala. Eh, hindi si Lord ang bibigay sa hindi gumagalaw at kumikilos. Mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya mahalaga tong tatlo na do sa fruitfulness. Kaya pala kailangan ko maging pabunga patunay na ako ay nananatili kay Kristo. Kailangan pala ako inangkot na pumunga patunay na disciple ako ni Kristo. Kailangan pala na ako ay nangunga upang patunay pinili ako at itinilaga para mabunga. Hindi ako pinili at itinilaga para mag-asawa at maglaba. Diba? Ang iba na lang, pinangatawanan na lang ng asawa at naging labandera for the rest of their lives. Hindi ganun ang plano. Yun sa akin, mga nanay, akala nila ito na lang buhay ko, maglaba, maglinis at bahay. Yun ang makikala nila si Lord, pinili pala ako para magbunga. Yung mga nanay namin, akala nila, diyan na sila makakatay sa paglalaba. Ngayon, nag-lipstick na sila. Kasi cylinder na sila eh. Kaya akin, si leader pa naman na nag-inipag pa sila. Harapan niya mga tao. So sa nakita niya, asa na pala, hindi na ako tinawag maglaka, tinawag din ako maging leader.
Amen po ba mga kapatid? Amen. At dumalawang ang gawain ng mga senior citizen, akala nila pang makabataan ang gawang politik. Hindi. Alam niyo ba ang mga multiplier namin? Mga senior citizen. Mga kapatid. At gumagamit sila ng gadget.